Medyo nababastusan lang ako dito sa ginawa nila, no? Oscar Collazo versus Melvin Jerusalem. Yan po yung boxing fights na inaabangan natin mga Filipino. At ito po ang unang depensa ni Melvin Jerusalem. Ang pag-uusapan po natin dito sa video na ito ay bakit sobrang dihado ang kampiyon dito sa odds. Parang medyo nakakabastos. Tayo na nga ang world champion, 3.4. At hindi lang po yan, ano? Mayroon pa akong tinignan na isang odds. Mas dihado pa itong si Melvin Jerusalem. Pag-uusapan natin kung bakit ganyan. At pag-usapan din natin kung sino ba itong Oscar Collazo at ano ba ang dapat gawin ni Melvin Jerusalem sa aking buong pananaw para po siya ang magwagi dito sa laban na ito. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Subscribe, hit that notification bell, ano? Ito po, no? 1.28... para kay Oscar Collazo at Melvin Jerusalem 3.4. Ibig sabihin, yung 100 mo, panaron 340. Samantalang kay Oscar Collazo, 28 lang, 128 lang yung panalo. Ganong kadyado po si Melvin Jerusalem. Aba, teka, parang nakakabastos yata ito, no? Pero kung yan, nakakabastos, lalo na siguro itong DraftKings. Sa DraftKings po, plus 500 pa itong si Melvin Jerusalem. Ganon kadihado. At siguro dahil tingnan niyo yung poster, ha, Miguel Cotto at saka Golden Boy, Puerto Rican. Tapos ito pa, tingnan niyo to, no? Oscar Collazo world title bound. Parang binibigay na yata sa kanya. Parang medyo hindi yata tama itong ating nararamdaman. At ito po yung kanilang tale of the tape. Pag-usapan natin, ano? Oscar Collazo 6-0 lang yan, ha? And Melvin Jerusalem 22-0. Ang talo niya po, galing po yan sa Thailand, yung kampiyon, first time niya, tsaka kay Canoy. Dito po sa laban na ito, akin po kayong dederechohin dito sa laban na ito. Talagang medyo mahirap, ano? Nakalaban na itong ni Oscar Collazo si Vic Saludar. At marami po sa ating mga Filipino na, of course, ang tingin natin kay Vic Saludar talagang magaling. Magaling po talaga. Pero napabaksak po si Vic Saludar. Nakabangon. Pero meron din po ditong isang bagay na gusto kong sabihin, ano. Si Oscar Collazo, wala pang talo yan. No, wala pang talo. And I think this will be, again, one of the hardest fight of Oscar Collazo. Especially, I know Melvin Jerusalem is very motivated on this fight. Full support ang Sandman, nandoon lahat. Kaya medyo nabastos ako dito. Dapat pakita ni Melvin Jerusalem na mali yung ginawa nila. Sa mga tumatalpak, eh, di swerte nyo. Dahil maganda yung odds, kampiyon tapos underdog. Nakakainis, no? Nakakainis isipin. Pero alam naman natin na mahirap umabot ng decision ito. Pero here's the three things. And then after that, the prediction. I think ang tatlong bagay na dapat gawin po ni Melvin Jerusalem dito ay unang-una, sa tingin ko, dapat siya yung mas maraming aktibidades. When I say activity, yung volume of punches niya. Don't expect another knockout, pero alam naman natin may lakas itong si Melvin Jerusalem. If it comes, it comes. Pero I think dapat mas marami siyang aktibidades. Masipag din itong Oscar Collazo at may lakas. Napabaksak niya nga itong si Vic Saludar ng body shot, no? Napailing doon. So, which means, ang dapat, aside from the activity, dapat talagang magandang gas at stamina nito ni Melvin Jerusalem. At pinaka sa tingin kong magwawagi siya dito, yung activity niya, because papasok itong si Oscar Collazo, medyo na-open din si Oscar Collazo pag pumapasok, I think the counter-punching is the key. So, activities, yung stamina, tsaka counter-punching. Dapat mas maunang mapagod itong si Oscar Collazo. Pag ganun ang nangyari, tingin ko mananalo tayo by decision. So that's actually my prediction, by decision. If and only if Melvin Jerusalem has more activities and has better stamina, or at least sabayan niya ng stamina and he has good counter-punching, baka sakaling ma-timingin niya. Pero pag ito po ay naging close fight, mahirap na umasa. Alam na natin yan. Dahil obvious naman na talagang pinopromote nila si Oscar Collazo. Undefeated guy, he wants to become the fastest Puerto Rican to become world champion. But Melvin Jerusalem, dapat hindi niya payagan yan.
and dapat you know, he should be very much motivated and prepared for this fight because this is first defense. So yon, at the end of the day, I still believe Melvin Jerusalem will come up via decision, clear decision sana yon. Naniniwala pa rin ako sa sistema na sana ba talagang ano, I mean, fair. Yun lang po. Ano sa tingin nyo? Bastos, no? Grabe, 3.40, 5.0.